Pangarap ng bawat isa na magkaroon ng masaya at maligayang pamilya. Ngunit paano kung sa huli, nalaman mong hindi ka pala kabilang sa kanila? Ano kaya ang gagawin ng ating bidang si Charis matapos nalaman nito ang katotohanan? Magalit kaya ito sa mga taong umampon sa kanya, hahanapin kaya nito ang kanyang tunay na pamilya. Kaya mga kaibigan, tara, muli niyo akong samahan sa isa namang kwentong pagkapulutan natin ng aral. Pero bago tayo magpatuloy, kaibigan, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Simulan na natin ang kwento. Kuya, itabi niyo naman po ako dito. Bumaba itong si Charis sa jeep noong nasa tapat na ito ng kanilang eskwelahan. Isang taon na lamang at magpagtapos na ito sa kolehiyo sa kursong Business Administration sa isang sikat at kilalang universidad. Alam niyang pagkatapos nito ay makatulong na siya sa kanyang mga magulang, lalo na sa kumpanyang kanilang pinagmamay-ari. Kailabis ang kanyang pasalamat dahil mapalad ito na nagkaroon ng isang responsabling mga magulang. Sa kanyang paglalakad bago pumasok sa loob, napalingon nito sa kanyang likuran. Tumawagasi ang kanyang matalik na kaibigang si Tricia. Si Tricia na ang naging kaibigan nito mula noong nasa high school pa lamang sila. Magkasama ang dalawa sa lungkot at saya, lalo na sa salitang pag-ibig. May naliligaw kasi noon kay Tricia. Mabuti na lamang at natuklasan ni Charis na niloko pala ng lalaki ang kanyang kaibigan. Kaya mula noon, hindi na muling nagmahal pa ang dalaga sa halip ay tinuon na lamang nito ang pag-aaral sa kanyang panahon. Charis, nakita mo ba ang nakita ko? Ano naman, Tricia? Yung gwapong lalaki na sa kabilang section na yun, no? Nakatingin naman sa iyo, Charis. Ay nako, Tricia. Huwag mo siyang pansinin. Besh, hindi ka ba nagwapuhan sa kanya? Tricia, kung gusto mo siya, sa'yo na. Charis naman, alam mo namang ayaw ko na muna sa ganyang mga bagay, hindi ba? Tingnan mo, papalapit siya dito. Excuse me, Miss Mendez. Pwede ba kitang mabitahan sa isang special occasion mamayang gabi? Huwag ka mag-alala dahil kasama mo naman yung kaibigan mong si Tricia eh. Teka lang, paano mo nalaman ang pangalan ko? Tricia, huwag mong sabihin... Oo na. Ito kasing si Rafael eh, ang kulit eh. Gusto niyang malaman ang pangalan mo. Pero, hindi naman masama, hindi ba? Tricia, hindi ba ikaw nagsabi sa akin na ayaw mo na sa mga lalaki? Oo nga, sinabi ko yun, pero masama bang may gustong makipagkilala sa kaibigan ko? Sige na, Charis. Huwag kang mag-alala dahil sa damit niyo at make-up, ako nang bahala sa inyo. Teka lang, ano bang okasyon meron? Ipagdiriwa ko kasi yung 21 taong gulang ko na karawan. Nako, besh. Di ba pala ni Rafael? Oo, di ba ko. At ikaw sana yung napili ko para sa isang special dance ko kung ayos lamang sa'yo. Pasensya na, Rafael. Kailan ko kasi muna magpaalam sa mga magulang ko. Papayag sila. Walang problema sa akin. Pero kung hindi, umanap ko lang iba. Sige na, papasok na kami. Hindi na lamang napagsalita itong si Rafael. At muling pumasok na rin sa kanilang silid. Charis, tatawagan mo ba ang mga parents mo? Tricia, at talaga bang gusto mong akong dumalo sa kanilang siyahan? Beshi, ano naman masama doon? Tricia, alam ko ang ugali ng lalaking iyon. Isa siyang babaero. Paano na lamang kung lahat ng naging girlfriend nito ay doon nagkita, baka madamay pa ako? Beshi, bakit ganun na lamang ang galit mo sa kanya, sa lalaking iyon? Naging kayo ba dati? Kami? No way! Alam mo, hindi ko makalimutan ang pangyari noon. Nakita ko siyang may kalampungang babae. Siya pang may ganang nagalit sa akin. Beshi, matagal ng panahon yun. Malay natin, nagbago na siya. Hindi na siya dating Rafael na nakilala mo. Matapos na kanilang klase, lumabas na ng kanilang silid, aralan ang dalawa. Laking gulat ni Charis dahil nakaabang at naghintay pa rin itong si Rafael sa kanya. Ano, Miss Mendez? Nakapagpaalam ka na ba sa parents mo? Mr. Rafael Cruz, ano bang intensyon mo? Bakit ako pa? Sa dami naming babae na nakarelasyon mo, wala ka bang napili? Hindi naman sa ganun, Charis, pero nagbakasal lamang ako na pumayag ka. Oo, inamin ko noon na marami akong naging karelasyon, pero lahat sila, hindi ko mapagkatiwalaan eh. So, mapagkatiwalaan pala ako, samantalang hindi mo naman ako lubusang kilala. Beshi, pumayag ka na. Diba first time mo rin namang makaranas ng ganito? Tricia, isa ka pa. Sige na nga,
Basta itong tatandaan mo, Mr. Cruz. Ayaw ko ng gulo. Oo naman, Charisse. Masahan mo ako. O sige na. Uwi mo na kami para mag-ayos. Hindi na. Hindi ba ang sabi ko na ako nang bahala sa iyong dalawa? Alam nyo kasi, mahinar na akong makeup artist na para sa iyong dalawa. Wow, Beshi, talagang pinaganda ni Rafael ito. Mr. Rafael, kailangan ko muna ang paalam sa mga magulang ko bilang respeto sa kanila. Sige, Charisse. Mamayang hapon na lamang ay sunduin ka ng driver namin. Nagpatuloy na lamang sa paglalakad ang dalawa. Masyadong excited itong si Tricia samantalang may kaba naman itong si Charisse. Samantalang nag-uusap naman ang mag-asawang Orlando at Carla sa magiging successful career ng kanilang anak sa kabila man ng mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay noon. O bakit ka pa nag-alala dyan sa anak natin, Carla? Nasa tamang edad na itong si Charisse at walang araw ay bubura siya ng pamilya. Ewan ko ba, Orlando? Hindi ko alam eh, hindi ako mapakali kapag nawala sa atin ang anak natin. Bigla na lamang napayakap itong si Carla sa kanyang asawa. Dad? Ma'am? Nandito na po ako. O bakit parayat ang umiyak yung dalawa dyan, ma'am? Dad? Meron bang problema? Wala naman, Charisse. Naalala namin ng daddy mo yung kabataan mo. Paano kung dumating ang panahon na iwan mo kami? Ma'am? Dad? Bakit naman yun naisip yun? Ma'am? Dad? Hindi po mangyayari yun dahil mahal ko po kayo. Asya nga pala, Dad. Meron po kasi nag-imbita sa amin na dumalo sa isang special na okasyon. Kasama ko na po si Tricia. Anak, sino naman ang nag-imbita sa'yo? Si Rafael Cruz po, yung dati namin kaklase sa high school. Anak, ikaw ang bahala. Malaki ka na. Basta mag-ingat ka lamang, ha? And know your limitations, okay? Yes, Dad, I knew it. Salamat, Dad, sa pagbayag. Ilang oras lamang ang nakalipas, dumating na ang sasakyang susundo kay Charisse. Isang mamahaling sasakyan ang nasa kanilang harapan ngayon. Dad, ma'am, alis na po ako. Tuloy nang umalis ang dalaga. Samantalang hindi naman mapakali itong si Carla kung bakit nagawang pumayag nitong si Orlando na umalis ang anak. Naging abala naman ang pamilya ni Rafael sa pag-asikaso sa naturang okasyon. Alam nilang karamihan sa dadalo ay ang mga kumpare at ilang kasosyo nito sa trabaho at yun ang kanilang pinaghandaan. Dumating na nga si Charisse sa isang napakalaking mansyon na ngayon lamang niya ito makita sa buong buhay niya. Napakayaman pala ng mga magulang ni Rafael. Yun ang unang pumasok sa kanyang isipan. Pagbaba niya ng sasakyan, agad nitong sinalubong ng isang makeup artist na hinire ni Rafael. Agad siya nitong dinala sa isang silid para ayusan. Kasama nito ang ilang mga kababaihan. Tricia, ang galing mo naman. At talaga bang nauna ka pang magpaganda sa akin? Hindi mo lang ako tinawagan kung narito ka na. Beshi, alam ko namang pupunta ka rito eh, kaya nga inahanap kita dito. O siya nga pala, it's your turn. Hinihintay na talaga kita dito eh. Tricia, baka naman kasabot ka sa plano na to. Beshi, ano ka ba? Ako kasabot? Hindi pwedeng nauna lang ako sa dito? Hay nako, o siya. Umupo ka na dito para naman masimula natin ang new look mo. Matapos umupo itong si Charisse, nagsimula na siyang ayusan. Samantalang nasa harapan nito ngayon ang isang kakaibang gown na bagay sa kanya. Magiging masaya kaya ang gabing ito para sa dalaga o isang bangungot na hinding-hindi niya makalimutan. Kaya mga kaibigan, huwag niyo pong kaligtaan ang sunod nating eksena sa ating part 2. Shoutout niyo pala sa ating mga tagapakinig sa mang sulok ng mundo. Lagi po tayong mag-iingat sa lahat ng oras. Maraming salamat. Abangan po natin ang ating part 2.